possiamo crescere noi, un sentimento sincero ci unisce oramai, insieme a te per sempre, con te voglio restare, amico mio del cuore, quante avventure noi due e quante difficoltà supereremo giorno per giorno, e se la lacrima tu verserai, sorridi perché il sole risplenderà, un vento fresco ci guiderà verso quei sogni che abbiamo nel cuore, resta sempre insieme a me, non lasciarmi. Désespoir de Nello, Patrash. Dating malupit na amo na si Ginoong Swagen Martin. Ngunit matapos siyang mahulog at mailigtas sa pagkakalunod, nagpasa itong ipaubahay na lamang niya ang kanyang aso sa batang si Nello. At nangakong hindi na sila gagambalain magpakailanman. Labis ang tuwang naramdaman ni Nello dahil simula nung araw na yun ay hindi na sila muling magkakahiwalay ni Patrash. Higpit ba? Simula ngayong araw na ito, ako na ang iyong bagong amo. Wala na tayong katatakutan at wala na rin tayong pangingilagan. Naisukat mo na ba ang kanyang bagong renda, Nello? Opo, tapos na po. Sa tingin ko po, hindi na siya mahirapan ngayon sa paghatak sa kanyang kariton. Sige po, aalis na kami. Sige, mag-iingat kayong dalawa. Bakit po, Lolo? Ang mabuti pa, ikuha ko na kayo ng doktor para mapatingnan. Hindi na. Kaya ko ito. Mawawala rin ito maya-maya. Magpahinga po kayo mabuti, Lolo. Pipilitin ko pong makauwi kami ng maaga ni Patrash mamaya. Ako bahala. Sige na, tumuloy na kayo, Nello, at tanghali na. Opo. Malaki talagang tulong ito si Patras para sa amin ni Nello. Marahil ay sadyang talagang ipinagkaloob sa amin ng buong may kapal itong si Patras. Halika, lumakad na tayo, Patras. Magandang araw po sa inyo, Lola Nunet! Magandang araw din sa'yo, Nello. Kumusta ng lolo dyan mo? Humuti na po ang kanyang pakiramdam nitong nakaraan. Pero nabinat po yata kaninang umaga. Aba, masamang balita yan. Eh, baka naman panay pa rin ang pagbubuhat niya ng kung ano-ano, kaya nagkaganoon. Libhasa kasi ay sobra-sobra ang kasipagan ng lolo mong yan noong kabataan pa niya. Pasensya ka na, Patras, at hindi man lamang kita nabati kanina. Nello, huwag ka mag-alala, dadalawin ko ang lolo mo. Kawawa naman siya. Maraming salamat po, Lola Nulet. Sige po, tutuloy na po kami. Mag-iingat ka, Nello. Isipag na bata. Manang-mana talaga siya sa kanyang lolo, Jehan. Mabuti naman, Eloisa. Wow! Bago pa lang renda ni Patricia. Bagay na bagay sa'yo, Patrash. Sige, aalis na kami. Oo, mag-ingat kayo.
Tayo na, Patrash. Maraming salamat po. Nelo! Huh? Magandang umaga sa'yo, Philip. Pumasok ka muna. Mag-usap muna tayo. Hmm. Ang galing talaga ni Vincent Rubens. Nelo, labis-labis naman yata ang paghanga mo sa pintor na yan. Ah, oo. Siya pa lang kasi ang pintor na alam ko ang pangalan. Alam mo, gusto kong maging katulad niya. Mahusay talaga siya magpinta. Marami pang ibang larawang katulad niya ng kanyang nilikha. Ipinagmamalaki siya ng ating nayon dahil sa kanyang acting kakayahang talino. Ay, sarap naman isipin na ang isang likhang sining na ilang siglo na ang pinagdaanan ay nakakapagpasaya pa rin hanggang ngayon. Mananatili sa atin ang kanyang mga nilikhang larawan. Hanggang tayong lahat ay nabubuhay. Ah, ay, sarap pala talagang maging pintor. Napakalawak ng naabot ng sining. Mangingibabaw pa rin ito, mapamusik naman o maging mapatula. Hindi tulad sa buhay ng tao. May hangganan, ang sining walang katapusan. At kahit na ito'y abuti na ilang daang taon, patuloy pa rin itong magbibigay ng mensahe na siyang nais ipaabot sa lahat ng mga taong makakakita nito. Napag-isip-isip ko tuloy na mas maipapahayag ko ang aking damdamin kung ako isang makata. Balang araw, sana makaguhit din ako ng isang larawan tulad nito. Bakit hindi? Naikwento kita sa aking guro sa sining at ang sabi niya, interesado daw siyang makita ang iyong maiginuhit na larawan. Totoo? Oo, kaya dalhin mong lahat bukas ang mga larawang iyong iginuhit. Oo. Sandali lang, Philip. Narayan ka lang pala, kanina pa kita hinahanap kung saan-saan. Bakit po? Ano pong dahilan? Aba, malapit nang dumating ang iyong guro sa pagtugtog ng piano. Hindi ba't oras na para ikaw ay maghanda at mag-ensayo? Opo, ngayon din po. Kita tayo bukas, ha? Alam ko na, kung gusto mo pang makita ang mga likha ni Rubens, subukan mong pumunta sa ating katedral. Naroon lahat ang kanyang magagandang likha. Ano? Sa katedral? Kailangan mong makita yun. Tiyak na matutuwa ka. Sige, pupunta ako. Paalam, Nelo. Sige. Sige po, aalis na po ako. Sandali. Bakit po? Nakikiusap ako sa'yo. Ang guro ni Philip na nagtuturo sa kanyang magpiano at gumuhit ay hindi isang pangkaraniwang tao na tulad mo. Nagbabayad ako ng malaki para lamang turuan niya ang anak ko. Kung kaya hindi ko gustong maubos ang oras niya sa mga walang kwentang bagay. Alam kong ikaw ang pinakamatalik na kaibigan ng anak ko. Ngunit hindi siya pwedeng istorbohin. Naintindihan mo ba? Opo, naunawa ko po. Kayo na po sanang bahala magpasensya. Magaling. Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Ipagpaumanhin mo na kung nasaktan ko man ang iyong damdamin, iho. Nainip ka ba sa paghihintay sa akin? Tayo na. Maraming salamat sa'yo, Philip. Sana'y muli pa tayo magkita. Sa loob ng katedral na yan ang mga likha ni Rubens. Sana makapasok ako. Oh? Ah, oo nga pala. Dapat pala tayong uwi ng maaga ngayon para maalagaan si Lolo Jehan. Lolo, eto na po kami. Oh, napaaga yata kayo. Lolo, hindi ba dapat ay nakaiga kayo?
Dumating kanina ang lola nulit mo at minasahe ako, kaya medyo bumuti na ang pakiramdam ko. Ah, ganun po ba? Pero hindi po ibig sabihin na maaari na kayong tumayo at magpakabagod. Huwag ka mag-alala po, kaya ko ng katawan ko. Dinalhan nga pala niya tayo ng sopas para daw sa ating hapunan. Sigurado po ako masarap yan. Alam mo, Patrash, masarap gumawa ng sopa si Lola ulit. Yan ang kanyang espesyalidad. Ah, Lolo, mag-iipon po muna ako ng tubig. Lola ulit! Onelo, kumusta? Maaga ka yata ngayon? Maraming salamat po sa inyo. Dahil sa inyo, bumuti na ang kalagayan ni Lolo Jehan. Talaga? Mabuti naman. Salamat din po sa sopas. Ah, walang anuman yon. Mag-iigib ko yata ng tubig. Tamang-tama, tapos na ako. Opo. Lola ulit? Mahusay talaga siya pagdating sa lutuan. Ah, Lolo? Ano po ba ang kadalasang iginuguhit ng tatay ko? Maski kailan eh, hindi ko tinignan ang kanyang trabaho. Ni hindi ko alam kung anong klaseng larawan ang kanyang mga ipinagguguhit ng mga panahon na yun. Wala po ba kayo naitago kahit isa man lang? Wala na. Nambawian ang buhay ang nanay mong si Ana. Ipinamigay ko ng lahat ng kanyang mga iginuhit na larawan sa kanilang mga kaibigan. Meron siyang isang larawan tungkol sa isang bulaklak. Sayang, wala na palang natira. Kung alam ko lang na mahihilig ka rin sa pagguguhit, di sana ipinagtabi kita. Noong panahon kasi na yun ay sinumpa ko nang wala akong titila sa kanyang mga larawan. Pasensya ka na sa akin, Nelo. Hindi po. Kalimutan na natin yon. Teka, meron pa yata akong naiwan na isang kwadrong nakapako sa dingding. Totoo po? Hanggang ngayon ay naroon pa yun sa kanilang tinirhang bahay sa kanluran. Doon po ba namuhay ang aking mga magulang? Ah, tama ka po. Doon kanila ipinanganak. Kailan kaya ako makakapunta doon? Sapit na akong makita ang kanyang gawa. Malamang, kung nabubuhay lamang ngayon si tatay, isa na siguro siyang tanyag na pintor at marahil hinahangaan ang lahat ng kanyang likhang kakayahan. Pag lumaki na ako, mapupuntaan ko rin yun. Hahanapin ko ang natitirang iginuhit ni tatay. Gusto ko rin makita kung saan tumira at namuhay ang aking mga magulang. Patrash, sasama ka sa akin, ha? Huh? Sana, tuluyan ang gumaling ang lolo para bukas makadaan kami sa katedral. Hintayin mo ko rito, ha, Patrash? Wala pa naman.
Bakit po kayo umiiyak? May problema po kayo? Wala. Hindi ko lang talaga mapigilan ang aking damdamin. Lumuluha ako sa labis na kasiyahan. Naalso ka sa inapagbasag ko rin ang mga likang sining Rubens. Likang sining? Nang pinto na si Vincent Rubens? Oo. Tulad ng larawang nakapako sa krusikristo. At yung pagkababa sa kanya mula sa pagkakapako. Hindi ko na mapigil ang aking damdamin. Kusa na lamang pumatak ang mga luha sa aking mga mata. At hanggang ngayon, nadarama ko pa rin ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Alam mo, iho, dapat balang araw ay subukan mo rin tingnan ang kanyang mga larawan. Ginuhit ni Ginoong Rubens? Yung bang larawan ni Kristo nakapako sa krus? Apo. Ang dalawang larawan ni Kristo ay narito. Ito ang isa. Ha? Dito sa kwadrong ito, nakaguhit ang pagkapako ni Kristo sa krus. At sa kabilang dulo naman ay ang pagkababa sa kanya mula dito. Ito'y natatabingan ng tilon upang hindi maalikabukan. Kailan ko po ba pwedeng makita? Hoy, baka nakakalimutan mo na. Ito'y isang museo. Kailangan mo munang magbayad para sila makita. Ano po? Kani-kanina lamang ay may isang grupo ng mayayamang tao ang nagbigay ng malaking halaga para makita yan. Sa paghihintay mo. Napakaganda ng pagkaguhit niya sa mahal na Biren. Hanga talaga ako sa husay ni Ginoong Rubens. Pero hindi ko nakita ang mga larawan ni Kristo. Kailangan pa daw magbayad ng malaking halaga bago ko tuluyang makita. Gusto ko talaga makita yung kay Kristo. Ang isang magandang likha ng sining ay hindi dapat pakinabangan lamang ng mga taong may pambabayad. May karapatan din itong makita ng mga mahihirap. Oh? Ha? Hindi ko nga nakita ang mga larawan ni Kristo, pero masaya pa rin ako dahil nakita ko yung sa mahal na Birhen Patrash. Para bang buhay na buhay
Namatay siya. Kay amo ng kanyang mukha. At pinalilibutan siya ng mga anghel sa ulap. Hindi na bale, Patrash, kahit pa paano naman ay nakita ko ang isa sa mga ginuhit niya. Laging pinagbibilin sa akin ni Lolo na huwag nang maghahangad pa ng mga imposibleng bagay. Kung sana lang daw itong darating kahit hindi mo hanapin. At kung ano man ang biyayang iyong natanggap, ay huwag na huwag kakalimutang magpasalamat. Alam ko na, simula ngayon ay pagdadasal kong makita ang larawang yun ni Kristo doon sa loob ng katedral. Ipagdarasal ko rin sa mahal na Birhen, nabigyan ako ng pagkakataong makita ang dalawang kwadro. Iluluin ko muna ang bagay na ito kay Lolo. Hindi ko kasi gusto makita siya nag-aalala. Ang dalawang kwadrong inaasam-asam na makita ni Nelo ay narito sa loob ng katedral na ito. Ngunit dahil sa kawalan ng perang pambayad, nabigo ang bata sa kanyang pangarap na mapagmasdan kahit panandalian lamang. Hanggang kailan siya maghihintay? At kahit na ipinapasadyos na lamang niya ang bagay na ito, mababakas pa rin sa kanyang mukha ang lalo pang tumitinding pagnanasa na makita ang mga larawan. Yeah.